At mga kapuso, kasama po natin ngayon sa studio ang incoming Film Development Council of the Philippines chairperson, Liza Dino. Good morning sa iyo, Liza. Good morning, Kara. Kauupo mo pa lang. This is your first day ba? Yes, I'm actually heading to the FDCP right after this. Okay. Paano sa iyo inalok itong posisyon bilang chairperson ng Film Development Council of the Philippines? Well, we've been doing consultations with different with various cultural groups. And talagang ang first namin ginagawa is to just really have a courtesy call with the president. That was what we wanted. We never applied for anything. Hindi kami nag-apply sa kahit anong position. But according to the president's office, they are interested to have us help him sa government. So pinag-usapan namin ni Aiza, sabi ko, you know what, siguro it would be a good idea kung hindi naman namin alam. Hindi namin alam kung anong posisyon or whatever. Sabi ko, sige, let's try. And then ito na lang, dumating na lang siya. Kasi syempre, lahat yun, hindi naman namin alam. We don't have any hand on it eh. Ako, nagulat ako. I didn't want to believe it until I got the appointment letter and I received it from FDCP office itself. I met with Chairman Brick Show and Mr. Ted Granados last Friday. And they gave me the appointment letter. So, hindi ko rin alam na yun na pala yun. So, nagulat din ako. Okay. So your partner, si Aiza, is going to get what position? He is the chairperson for National Youth Commission. Ah, National Youth Commission. Pero linawin lang natin kasi I know na simula nung in-announce yung inyong position eh, merong mga nagbabash sa inyo on social media. You didn't ask for this. When you were campaigning for President Duterte, did you think that you were going to get a position? I think wala sa mga supporters ang merong ganong expectation because hindi naman the very reason why we volunteered was because we wanted him to win without any intention of having any position. Right. But I would like to clarify also that itong with this position, it was offered to us and we also agreed, nag-extend din kami ng interest na sinabi namin, if we can help the government, why not? Okay, so you're going to be heading the Film Development Council of the Philippines, FDCP. Ang trabaho ng FDCP ay iangat ang, base sa pagkakabasa ko ng mandato ninyo, ay iangat yung kalidad at estado ng filmmaking dito sa Pilipinas. Yes. Make us known all over the world and if possible, pwedeng mag-shoot ng mga pelikula dito yung mga galing sa ibang bansa. At the same time, i-market din yung ating pelikula sa international market. Based sa iyong, alam ko, one day ka pa lang sa as FDCP chairman, but I'm sure na pag-aralan mo na to. Kumusta ba yung estado ng filmmaking in the Philippines? Actually, we have gone so far. Ang dami nating milestones na na-achieve and I think what we can do right now is to strengthen and recognize our film industry as an industry. Yan ang actually hindi natin nagagawa pa and I think that's going to be the priority if I once I take this position. Nasa mandato ng FDCP na to work with agencies and bureaus in making policies and procedures possible. Ang isang pinaka-problema namin is, as film workers or as movie workers, wala kaming classification sa DOLE. Hindi mo alam kung saan ika-classify ang mga workers. That's why nagkakaroon ng problema sa welfare, nagkakaroon ng problema pagdating sa mga working conditions. It's because of this. So, I hope that even if it's not within the mandate of the FDCP, that I can help in addressing the situation. Well, marami rin akong kakilalang mga independent filmmakers at ang numero unang problema ay suporta, budget, financial. Ang dami-dami nating great minds and great scripts out there, pero hindi ma-launch yung pelikula or nababaon sila sa utang dahil mahirap pondohan, mahirap i-market. Ano may tutulong na FDCP? Actually, right now, ang daming private sectors na nagbibigay ng grant. But what we have to do is to create a very healthy ecosystem sa film industry. And that is, nakakalimutan natin yung isang part na marketing and distribution. And I think yun ang pwedeng maging move ng FDCP ngayon to give assistance, to teach filmmakers on how to address itong marketing and distribution. Kasi ang nangyayari sa film ngayon, once na pinalabas na sa festival, hindi na natin alam kung saan dadalhin. Kasi nga, hindi natin alam kung paano natin mamamarket.
market ng pelikula. And siguro magtulong-tulong ang lahat ng filmmakers at ang mga tao sa ang mga miyembro ng industriya, even theater owners and producers to come up with solutions to protect our industry. Okay. On other issues, kasi I know that you and Isa are very vocal sa iba't ibang issues, lalo na ngayon sa bansa. Kanina lang lumabas yung balita tungkol dun sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng bayani. Anong take ninyo dito? I understand the sentiments, of course, because the word hero is very subjective. For me, nabasa ko kasi si Senator Gordon, sinabi niya na dapat magkaroon na tayo ng libingan ng mga pangulo. And I think, this is a personal opinion, na mas maganda yon kasi regardless, that is the right pa rin talaga of a president na malibing siya appropriately. So siguro, kung mayroon tayong libingan ng mga pangulo, regardless of what they have done, siguro mas mapuput to rest itong mga issues because the word hero is the one that is really maraming opinion diyan, hindi natin masasabi na lahat tinitignan ang ating pangulo as ang ating former president as a hero. Of course, some people are saying even Malacanang is saying na legally speaking ay may karapatan si dating Pangulong Marcos na malibing doon dahil isa siyang dating sundalo at isa siyang dating pangulo. But the name itself, Libingan ng Mga Bayani, is the one that really poses that divide. May gagawin ba kayo para makumbinse ang ating pangulo? Well, on our end, really, I don't know. Masyado siyang complicated. Sana makinig siya sa nakararami. Yun. Sana makinig siya sa kung ano ba talaga yung opinion ng lahat. Kasi we have to find that balance. Ano naman ang masasabi ninyo dito sa nangyayaring gera kontra droga? Kasi alam naman natin na ngayon, unprecedented, ang daming sumusuko at umaamin na sila'y addict and pusher. Maraming nahuhuli at marami ring napapatay, both under the custody of the police and also yung extrajudicial, hindi natin alam kung sino sila rin. Well, for me, number one is accountability. I think pagdating sa mga police operations, kailangan magkaroon ng way para magkaroon ng counter investigations. Kasi aminado din naman tayo at ang mismong presidente natin ay nag-name ng mga generals na involved sa drugs. So what more yung mga ibang police na pwedeng involved sa drugs? So hindi natin alam kung ano ang motive ng bawat isa ngayon pagdating sa pagsugpo sa drugs. So ako, accountability talaga. Kailangan magkaroon ng isang magandang mandate or programa or policy pagdating sa pag-check and balance nito. Kasi it's going to breed violence din talaga. And a lot of people will feel empowered na pwede lang din silang pumatay. So, alam ko, Liza, that you and Isa are supporters of President Duterte. Even nung kampanya pa lang. And hanggang ngayon, yun nga, you want to help him in the administration and bring change in our country. Pero anong masasabi mo na nababasa ko rin naman kasi sa social media that some of the supporters of President Duterte are now bashing you and kasi meron kayong mga opinion na taliwas doon sa opinion ng ating Pangulo. Ako, naniniwala ako mismo ang presidente ang nagsasabi sa atin na it's okay na magkaroon ng pagkakaiba-iba. Naniniwala siya sa diversity, naniniwala siya na dapat nating galangin ang opinion ng bawat isa. Let's follow that. Kasi yun naman ang demokrasya, 'di ba? Yun eh. And ang gusto niya is to unify the Philippines. So hindi makakatulong kung we're just always hearing just one side or we are just siding on one kind of opinion. And if we criticize or if we are thinking differently about certain issues, against ka na sa pangulo. No, our allegiance is to the country. The president's allegiance is to the country. Siya mismo ang nagsabi na wala nang kaibigan dahil dito. So I think dapat sundan natin yung kanyang ginagawa. And ako, naniniwala ako na if we're only responsible enough at magkakaroon tayo ng respeto at magiging makatao tayo sa pag-accept ng mga nangyayari sa atin ngayon, mas magiging
ano eh positive yung ating environment. Mm-hmm. Mm-hmm. And with that, maraming salamat. Thank you. And good luck with your new job. I new know. Film development. It's a big job pero we're really hoping na kasi sayang ang talento ng Pilipino sa larangan ng filmmaking. Sana makatulong ang FDCP dyan. And I just want to say that the FDCP is para sa ating buong komunidad. So that's hopefully magawa ko yun in my term. Maraming salamat ang bagong upong chairperson ng Film Development Council of the Philippines, Liza Dino. Thank you. Salamat. Good luck. Thank you.